Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Liner News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong, Asero. Thank you! Balikan po natin ang ating palatuntunan, Kamaong Asero. Tayo po'y dumako na sa special segment ng ating palatuntunan na napapanood po sa Liner News Philippines at sa bayang binubroadcast po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay mapapanood sa Signal Cable Channel 106, Destiny Cable Channel 84, Sky Cable Channel 217, and Cablelink Channel 59. As promised, mga kaibigan, nasa linya na po natin si Doc Chio Mandap, ang representante ho ng ako OFW Party List. Doc Chi, si Errol Dakami po ito sa Leader News Philippines, anchor po ng Kamaong Asero, at tayo po'y napapanood sa Pinoy Extreme Channel. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, Kuya Errol. Maraming salamat sa pagbibigay pagkakataon na tayo'y maigest sa iyong programa. Maraming salamat, Kuya Errol. It's a pleasure. Mabigat kasi ang mga usapin sa OFW. But before we go on with the OFW issue, sir, ang isang mini-merienda nating topic ngayon ay ito pong plano ng DNR ng gobyerno na linisin po ang Manila Bay, ano? Ay, tinatanong ko sa ating mga viewers, ano ba ang dapat gawin ng gobyerno upang tutuhanang malinis po ang Manila Bay, Doc Che, para po sa iyo? Ano po sa tingin niyo? Alam mo, tama yung hakbang na ginagawa niya, no? Sa tingin ko, ha, yung hakbang na ginagawa ni DNR Secretary Simato, na talagang sinilip kanina, sinilip nila, nakita ko sa live na sinilip nila yung mga yung sapa o yung kanal na papunta sa Laguna, sa Manila Bay, ng mga nanggagaling dito sa mga hotel. Kasi talagang direkta kasi, imagine na wala naman pala, na-discover nila kanina, walang mga treatment plan, water treatment plan ng mga establishments na ito. Talagang pagkagaling sa mga banyo, sa mga swimming pool nila, diretso kaagad sa mga kanal na patungo sa Pasig River. Manila Bay. Manila Bay. Apo, alright. Sana po, go ahead, Doc Chi. So sa tingin ko naman, mukhang tama ang naging hakbang ng ating pamahalaan sa ginagawa nila ngayon para sa paglilinis ng ating Manila Bay. Yes, sir. May sumagot sa akin kanina, Doc Chi, na ang sabi, pagtatanggalin ang mga mayor na naging inutil. Bahagi daw ng kanilang tungkulin ay tiyakin na maayos ang kalikasan. Anong tingin mo? Alam mo, sir, ganito yan. Kahit na sinong ipalit mo dyan, hanggat hindi naman nakikipagtulungan din ang mga mamamayan, wala din mangyayari. Kahit na sinong mayor na mauhusay at mababait at mabubuting mga mayor at sino mang opisyal, kung kukonsintihin ng mamamayan ang anumang ginagawa, wala din eh. Oo, kaya palagay ko tama na magkaroon ng kamay na bakal ng pamahalaan ang ating lalo natutunayan naman ng ating pangulo. Pero alam mo, Kuya Errol, isa sa nakikita ko pang nagiging problema pa diyan sa Manila Bay. Kasi alam mo, dati nung araw diyan kami naliligo malapit ang bahay namin diyan. Yun na nga, ako dumadayo ako dati diyan para lamang lumanghap ng hangin. Meron pa ngang isang pagkakataon na Kuya Errol, nung nag-swim kami diyan ng bata ako, siguro I think 7 years old ako or 8 years old nakasisid pa ako ng 50 pesos lumulutang, ibig sabihin ganun kalino nakikita mo yung pera. Malinis pa. Ngayon hindi na. Ngayon ang isa sa naging problema diyan, pansinin po ninyo kung nababalitaan ko na yun, tuwing oras na bumabagyo, napupuno ng basura ang dalampasigan. Dalampasigan. Kasi doon po sa may parte ng Labotas, ng Tondo, napakarami pong tambakan ng basura diyan. Palagay ko makikita at masisilip din ng gobyerno sa susunod na mga araw. Makikita nila yung pagka nakita nila doon sa helicopter, siguro makikita nila kung saan ang gumula yung mga basura. Tama ang po. Problema dyan. In fact, isa pang problema, Doc Chi, ay practically lahat ng mga estero sa Metro Manila papunta sa Pasig River.
Diba? Exacto. Yung mga kanal, mga sewerage papunta sa Pasig River. Yung Pasig River, tulad na sinasabi ko nina, traversed several cities, ang ending po niyan, Manila Bay. Yes. Pati lahat na isang pinakamalaki, papunta rin sa Manila Bay, yung Tripa de Galina. Yan ang pinaka, isa sa pinakamadumi. Yeah. Kasi yung mga residential, yung kanina nakita na ni General Simato, yung ano eh, yung malapit sa Manila Zoo, eh, napakadumi rin talaga noon. Imagine, pati yung mga dumi, pinagugasan ng mga hayop, doon ang bagsak, tapos diretso kagad. Pinakamalapit so, sa dagat yun. Yeah. So, pero pa yung Tripa de Galina, na doon naman ang labas sa may Libertad, pinapampa yun. Kasi meron tayong ano din eh, yung flood control pumping station. Yeah. So ang problema dyan, yung tubig sa pumping station na galing sa Tripa de Galina, binobomba lang yan palabas ng dagat, hindi siya dumaan. Hello sir. Saglit ha, naputol yung linya natin kay Dakchi Umandap, ang tinig po ng ako OFW Party List. Importante po itong pinag-uusapan natin patungkol po sa kalikasan. Kalikasan na may direktang epekto po sa mga buhay natin. Environment means lives. Buhay po natin ang kalikasan. Balikan natin si Dakchi. Dakchi, opo, you were saying na may mga estero na identified na talagang papunta lang sa kon sa wala-walang treatment. Oo, inabanggit ko kanina. Plant facilities. Errol, yung Tripa de Galina, isa sa pinakamaduming sapa yun. Dito sa amin sa Pasay? Na nagdudugtong sa Pasay at sa Makati. Yes, kayo po. Yung sapa na yan, diretso yan sa dagat. At ang masama pa nito, mayroong pumping station dyan na yung tubig ng Tripa de Galina, binobomba lang yung papalabas ng dagat na hindi dapat. Dapat, pagkatapos na mag-galing sa Tripa de Galina, dapat magkaroon muna ng water treatment. Tama. Dahil ultimo yung burak. Alam mo, binobomba lang yun eh. Napakalakas ng bomba ng flood control eh. Yeah. Yung pumping station eh. Ultimo burak. Nadadala. Tinatapon niya sa tabing dagat. Nako po. So, sa kabilang dagat. Yun ang masama. Yun ang malaking problema. Sigur. Na sana masilip din ni General Simato, ni Secretary Simato. Tiyak makikita yan. Wala pong makakaligtas dyan. Now, of course, ang tulong ng taong bayan, kailangan dyan para magtagumpay ito, Dr. Chi. Opo, at ang pinaka-importanting disiplina ng taong bayan. Dapat ipakita rin natin pagmamalasakit natin kasi sa bansa eh. All right. Kung makakapunta lang sa ibang bansa ang lahat ng Pilipino, pagka nakita nila yung mga dagat sa ibang bansa lang sa Middle East, alam mo, manghihinangat, maawa sila sa Pilipinas. Magkakaroon sila ng comparison at sana'y magising. Oo. Ano? Yes, oo. All right. Let's go to the advocacy of your group, Dr. Chi, no? Kasi for so many years, maraming nagpapanggap na sila ay pro-OFW, nagmamalasakit sa OFW. Para bagang tayo po ay uhaw sa mga tunay na grupo na magmamalasakit sa mga kababayan nating naghahanap buhay sa abroad. And yan nga, I came across with your group, ako OFW Party List. Ano po ang plano niyo, Doc Chi? Unang-una, Kuya, ang ako OFW, nagsimula kami bilang isang NGO simula pa noong 2009. Talaga ang layunin lang namin talaga ay ang tumulong at tulungan ating mga kapwa OFW, dahil lagi ko nang sinasabi, walang ibang higit na magmamalasakit sa mga OFW, kundi tayo-taring mga OFW at yung ating mga pamilyang OFW. So binuo namin yan basically para tulungan lang yung mga kasamahan namin, dahil OFW po ako, sa Kuwait po ako nagtatrabaho sa Ministry of Health, sa Dental Administration, so opisina ako ng undersecretary ng Dental Administration. So dahil maluwag naman ang aking trabaho, maluwag ang aking boss, mahaba yung aking oras at marami akong pagkakataon na makatulong at makapagservisyo. Kaya nga ako po ay nakapagbuo ng maraming organisasyon doon, yung ako OFW, yung ating Filipino Badminton Committee, at yung Alliance of Filipino Organization. So, pero nung napansin po namin na talagang, alam mo, nakakasama kasi ng loob, tulad nga na sinabi mo na maraming nagpapanggap na rin, nagkiklaim sila yung OFW. Yeah. Pero bakit sa tagal ng panahon, hanggang ngayon, hindi pa rin napaparating yung talagang kagustuhan namin, kung ano yung pangangailangan namin, ano yung gusto namin mga OFW na dapat mangyari. Tama. Hindi napaparating kasi hindi nga nila alam kung ano talagang pinagdadaanan namin. Kaya nga tayo, isinulong natin na ngayon, marami na ngayon na nakikipagsabayan sa atin nung sinimulan natin yung panawagan sa pagkakaroon ng OFW Hospital Ward, yung OFW Pension Plan, yung OFW Discount, yung OFW Protection and Monitoring System. Yeah. Sa tagal ng panahon na merong OFW, bakit ngayon lang
sa pag-uusapan ito. Tama po. Kundi pa namin ito binuklat na binuklat kasi ito yung aming alam na nararamdaman namin habang kami nasa ibang bansa. Ito ang aming pangangailangan. Napakabigat, Doc Chi, kapag ka nasa problema ang mga OFW, pinag-uusapan na sa social media, hindi pa alam ng gobyerno. Totoo po yan. Kaya nga, alam mo, Kuya Aaron, may balita ko lang, siguro nalaman ng lahat na meron tayong nagkaroon ng problema sa Kuwait dati, yung deployment ban. Meron tatlong diplomats na na-hold, di ba? Yung aarestuhin ng Kuwait government. Tapos sinabi nila, meron dalawang Pilipino na nakulong. Kulang ang balita na nakarating dito sa Pilipinas. Alam niyo po, 29. Kasama po ako doon sa kinasuhan ng kidnapping. Dahil lang sa pagtulong natin sa mga OFW. Dahil lang sa yung mga tao lumalapit sa atin. Kaya nga, doon namin sinimulan yung pagkakaroon ng OFW monitoring device, yung Bantay OFW mobile application. Pag-usapan nga natin yan. Pag-usapan natin yan, Doc Chin, yung Bantay OFW mobile application na yan. Break muna ako saglit, ha? Break muna ako saglit. Balikan kita, no? Napaka-interesting. That's so much interesting kasi alam nyo yung komunikasyon napaka-importante, no? Madalas may pinatay na sa abroad na OFW para bagang wala pang alam yung ibang mga dapat nakakalam, Doc Chin, no? Opo. Balikan kita. Balikan natin ang ating importanteng pag-uusap na ito pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.